Oh, hello guys. Ito ang bagong bangka na ginagawa ko. Medyo mabagal-bagal yung pagkakagawa ko nito kasi marami akong trabaho, sinisingit-singit ko lang. Ang mga gamit nito ay mga meron itong kasko. Hindi ito yung plywood ng kasko. May kasko ito na kahoy. Ayan. Ang haba nito ay 17.5 yung kasko niya. At ang taas naman ng parka niya ay 20. Ang luwang ng kasko ay 17.5. Ito naman sa ibabaw. Itong ibabaw nito, yung buka ng ibabaw ay 26. Nilagyan ko guys ng tabla burda. Ito ang tinatawag namin tabla burda, itong gilid na to. Bukod sa batiula, itong batiula, mayroon pa siyang tabla burda. Ayan. Itong kasko nito, ito ay tabla. Tabla ito na 2.5 by 10 by 12. Ibig sabihin, ang kapal niya ay 2.5, 10 yung lapad, at ang haba ay 12. Tatlong piraso. Tatlong pirasong tabla. Tatlong 2.5 by 10 by 12. 2.5 yung kapal, ang lapad ay 10, ang haba ay 12. Ang ginawa ko para makagawa ko ng kasko na ganito kalaki, 17.5 yung naging buka niya, yung lapad ng kasko. Ang ginawa ko, pinutol ko yung isa, di ba tatlo? Pinutol ko yung isa at inilugtong ko dun sa dalawa. Kaya nung mabuo ko, yung haba, nakagawa ko ng 17.5 na haba dun sa 12 plus plus 6, kasi pumasok pa ng 1.5 feet, kaya ang nangyari ay 17.5 yung naging haba niya. Tapos nung madugtong ko na yung dalawang yun, pinagsapi ko yung dalawa, kaya lumapad siya, naging isang buong unayan na siya. Sa halip na bali tatlo lang siya, naging isang buo na lang ito. Kaya kung titignan mo, parang wala siyang dugtong. Talagang halos wala kang makita ang dugtong niya, kasi maganda yung pagkakadikit ko ng kahoy. Ilagyan ko yun ng mga pako na tanso. Sa pako na tanso, nilagyan ko ito ng pako na kahoy, yung matigas na kahoy, mulawin, para matibay. Kasi ako yan mga guys, ang ginagawa ko ngayon, kinukurtihan ko itong unahan niya, itong una. Natapos ko na yung hulihan, kurtihan yung hulihan, yung ruda ang tawag namin dito, ito. Natapos ko ng kurtihan yon, kung titignan nyo, okay na ba sa inyo mga guys yung kurti na yan? Kasi yung iba masyadong mahubog, maganda pagkakahubog ng iba. Pero yan lang yung nakayanan natin eh. Hindi naman tayo yung typical na manggagawa talaga ng bangka. Kumbaga eh, nag-aaral pa lang tayo. Ayan. Ayan yung hubog niya. Ito. Itong ruda. Ruda ang tawag niya. Ang kahoy nito mga guys ay purong anunang lahat. Ang napabakod lang dyan yung plywood. Ang batiula, panita, itong tabla burda at saka yung unayan, anunang lahat. Kung familiar kayo sa kahoy na anunang, ayan, galing yan sa bundok. Okay na ba mga guys yung ganyang kurte, o kailangan pa natin palitin ng konti, o payatin ng konti? Kasi inaano ko, pagka pinali, baka mabali naman. May iba kasi yung ginagawa ng iba, ito mas papayat pa rito sa part na to. Pero parang sa akin okay na eh. Hindi na siya masyadong mataba. Ngayon, yung una naman ang ating ginagawa, kinukurtihan natin ang sikapin natin mapaganda hanggang doon sa kaya niya. Ayan. Yung pinakantuka niya. Ayan. Tapos ko nang lagyan ito ng cover itong unahan.
ito. May vapor-vapor na ito, vapor-vapor ang tawag nila rito ay. Pinagaya lang natin. Para pag pumasok ang humampas ng tubig dito, hindi papasok sa loob. Lalampas niya kasi dito nga. May vapor-vapor siya. Ayan. Ito yung kayarian. Siguro mga ilang linggo pa ito kasi marami akong trabaho. May mga ginagawa pa akong mga refrigerator at mga freezer. Sinisingit ko lang ito. Patin nyo nga mga guys kung pwede na sa inyong paningin. Ayan o. Itutuloy ko lang itong pag-14 itong unahan. Kinagamitan ko siya ng grinder para magkaroon ng hubog. Okay guys, itutuloy natin. Thank you.
Thank you.
yung kurti niya. Yun yung mga guys. Ito. Pwede naman, kulang pa sa tulis. Kulang ba tulis yan? Parang kailangan pang patulisin pa natin ng konti. Ayan. Hindi ko makuha yung talagang tamang kurti eh. Pero parang pwede na rin. Parang pwede na rin. Ayan. Pagka nakompleto ka ito mga guys, itataob ko naman para ma-finish ko yung ilalim niya. Kasi kailangan makatam ng maayos yung ilalim para walang lubak. Makinis siya. Tapos itong unahan na to, kailangan mahayap ko siya, mapanipis ko siya. Ayan, kailangan mapanipis yan, makapal pa kasi. Kapal pa yan. Ayan. Medyo hapon ako nakapag-umpisa ulit. Kanina umaga, ginawa-ginagawa ko ito eh. Kailangan nag-deliver ako ng freezer kanina. Kaya iniwan ko muna ito. Nangyari tuwing umaga lang at sa hapon ako nakakagawa kasi sa tanghali masyadong mainit. Buti nga hindi umulan. Nagbawanta ng ulan kaninang umaga. Buti hindi tumuloy. Kaya ngayon kapag-tabaho tayo ngayon. Ngayon itong gilid na to, itong ilalim, kailangan ko pang dinisin ang gusto yan bago ko pinturahan. Mabatakan ko pa yan ng epoxy para mas tumibay siya. Kasi kung aasa lang tayo sa pintura ay hindi ganun katibay. Pero ang gamit kong pintura dito mga guys ay epoxy enamel, hindi enamel lang, epoxy enamel. Ang gamit na thinner doon ay acrylic, hindi paint thinner o gasolina o gas. Acrylic. Medyo may kamahalan nga lang itong pintura na ginagamit ko, pero may tibay siya kumpara sa ordinaryong pintura. Ngayon lang tayo gumawa ulit ng bangka, kaya sikapin natin na mapatibay para pang matagalan. Ayan. I-update ko na lang kayo mga guys sa susunod na vlog ko dito sa magiging development dito sa pagtapos ko sa bangka. Marami pang kulang to. Wala pa akong tubo. Makabili na ako ng ihi kanina, stainless. May makina na tayo. May plataforma na. May timon na. Nakabili na akong timon. Yung tubo na lang ang kulang at saka yung iba pang accessories sa makina. Cross joint. Kailangan pa natin ng cross joint. Wala pa rin itong katig. Wala pa rin tarik. Marami pang kulang. Kaya kukumpletuhin muna natin ito bago natin na tapos lahat. Ay tama-tama na mga guys, ngayon ay June 3 ba ngayon? June 3? June 4. Nakaharap tayo sa habagat. Kaya siguro ba may bunsod natin ito ay sa panahon na ng kalmahin na. Pagkakalma ng dagat. Kasi mabibitin tayo eh. Baka may bunsod natin ito o may baba natin yan sa playa sa panahon ng kulyada ay mababad lang sa ulan nito. Kaya siguro kung makumpleto man natin ito 1 or 2 months aabot na lang kalmahin. Okay guys, update ko na lang kayo sa susunod kong video.